Tupad dito sa Pilipinas. Kaya naman, sakaling nais maghiwalay ng mag-asawa sa legal na proseso, annulment ang dapat nilang ihain sa korte. Meron din tinatawag na legal separation. Pero sa ilalim nito, hindi pinapayagan ang mag-asawa bagamat sila ay hiwalay na makapag-asawang muli. Samantala, may ilang dahilan kung bakit hindi na pinipiling magpa-anal ng hiwalay na mag-asawa. Una, dahil sa laki ng gastos, at pangalawa, dahil sa tagal ng proseso bago muling makuha ang single na status. At para ito talakayin, ipinakilala po namin sa inyo ang ating panauhin sa araw na ito. Attorney Maricris Pahate, Junior Partner ng Andres Padernal and Paras Law Offices. Attorney, good morning. Good morning ho. Salamat ho sa pag-imbita ninyo sa akin dito. Okay, Attorney, ano ang pagkakaiba ng annulment sa Declaration of Nullity of Marriage? Okay, sa Declaration of Nullity, una, ibig sabihin nito, sa umpisa pa lang, wala nang bisa yung kasal. Okay. Kaya parang pinapadeclare mo lang na null and void siya from the beginning. So, pero pag annulment, ang ibig sabihin nun, sa umpisa, may bisa siya, pero ipinapa-annul mo because of the presence of certain grounds na provided under the law. Okay, na pwedeng ipawalang bisa, kumbaga. Okay. Yung una, wala talaga siyang bisa from the beginning. Hindi nangyari yung kasal. Parang hindi nangyari, wala siyang effect. Walang legal effect. Yung pangalawa, ipapawalang bisa. Mm-hmm. Ipapawalang bisa mo yung kasal. Okay, yep. Tapos nabanggit na rin, isama ko na rin yung legal separation. Mm-hmm. Kasi ano naman ang legal separation? Yung legal separation naman, kasal pa rin kayo. So may bisa yung kasal, but because of the presence of certain grounds, the law would allow you to be separated. Kasi sinasabi natin nga na the husband and wife should be together, living together, bed and board, kumbaga. Mm-hmm. Pero because of certain grounds, inaallow ng batas na sabihin ng korte na, sige, pwede na kayo maghiwalay, ipaghiwalay natin yung mga properties nyo, pwede kayong mamuhay na maghiwalay, pero magkahiwalay, pero mag-asawa pa rin. Pero does that mean na, let's say sa legal separation, pwede bang magka-girlfriend or magka-boyfriend? Girlfriend, boyfriend, technically hindi pwede. Kasi mag-asawa pa kayo, meron ka pang asawa. Ah, okay. So, hindi ka pwede infidelity. So, you cannot live with somebody else kung legal. Pero kapag annulment na, tsaka declaration of nullity ang kinuha mo, then your response would be severed. Kaya pwede na. And you have an option to marry again. Yes. May mga cases ba na legally separated, tapos matutuloy sila sa annulment? Kasi, let's say, separated na sila ngayon. Ano? Mm-hmm. Ngayon, may nangligaw sa kanya at gusto niya na mag-asawa, si Mrs., magpapa-annul siya. Meron pwedeng matuloy doon kung meron talagang existing grounds na pwede kayong magpa-declare na null and void. For example, yung marriage nyo from the beginning. For example, gusto mo munang mag-legal separation kasi matagal na kayong hiwalay. Kasi isa yun sa mga grounds na at least a year magkahiwalay na kayo. Mag-legal separation ka muna. And then after that, pwede kasi na, for example, mag-file ka ng petition for declaration of nullity based on a certain ground. Kasi magkaiba yung, kumbaga, magkaiba yung dahilan. Sige, isa-isahin natin yung grounds na yan. Sa legal separation muna, bakit ka mag-file ng legal separation? Legal separation. Binubugbog si Mrs.? Pwede. Binubugbog si Mrs. Physical violence. Okay. Kailangan ba na may rason? Kailangan ba ma-improve mo pa kung bakit kailangan kayo mag-separate? Kasi ang magsasabi sa inyo na legally separated kayo. Kumbaga, mag-iba talaga yung status ninyo. Okay. May mga mister ba na nagpa-file ng legal separation? Mas marami ang babae. Sa experience ko, mas maraming babae. Pero parang pag ganyan, kasi more or less na napag-uusapan na rin yung gano'ng kahirap nga na kumuha ng annulment or yung declaration of nullity. Pero sa legal separation, pwede bang sabihin na lang ng mag-asawa na wala, hindi kami magkasundo? Sa legal separation, kasi there are grounds rin na inulitin. Okay, ano yung grounds? Yung isa yung physical violence, so pwedeng paghiwalayin sila. And then the other is, tinitreaten yung anak mo, or ikaw, or isa sa ground, tinatry ka i-compel na magpalit ng religion, or political affiliation. Mm-hmm. Tapos, another is, meron kang alcoholism. Yeah. Okay. Alcoholic yan. Drug addict. Bad habit. Yes. Pambababae. Pwede ba yung infidelity is one ground. Yeah. Infidelity or perversion. Sexual perversion. Pambabae pang lalaki.
Infidelity or sexual perversion, ayan, pwede yan. Kasi may lalaki na nalalaki rin. Oh, diba? That's true. Oo, diba? Pagka-homosexuality. Ay, pwede ba? Yan, pwede. Homosexuality nung isang, nung spouse would be a ground. Pero yung kayo, homosexuality, actually, pwede siyang maging ground for annulment if kinonceal siya. Mm. At the time of the marriage. Ah, pag kinonsiyo. Kinonsiyo siya. Meaning to say, hindi niya alam. Akala niya talagang balang bigla. Tapos na mag-asawa na siya. Nalaman. Na-discover niya. Ah, so pwede. Pag kinonsiyo ang kinonsiyo na sexually transmitted disease at the time of the marriage, pwede magpa-anal. It's considered fraudulent. Kapag buntis pala si babae at hindi yung mapapangasawa niya yung anak, kinonceal niya. The time of the marriage, pwede magpa-anal. It's considered fraudulent. And then, concealed drug addiction, concealed vices, basically. Yun, pwedeng maging vices. How about smoking? Not smoking. More of habitual alcoholism and drug addiction. Or drug addiction. But that's, yun yung grounds for annulment. Yung legal separation yun nga, pwedeng yung pinakasimple doon, yung magkahiwalay na kayo ng matagal, pwede na kayong mag-ask for legal separation. Saan papasok yung psychological incapacity? Yung psychological incapacity, medyo uso yan ngayon sa declaration of nullity. Kasi the court would declare that it's as if you never got married in the first place. Okay. Kasi incapacitated nga kayo to comply with the marital obligations required under the law. So, sinasabi ng batas na walang bisa yung kasal niyo. Ano maraming pinafile ngayon? Annulment or legal separation or annulment? Or declaration of nullity. Kasi yung annulment, meron siya rin specific grounds. Akala ko yung declaration of nullity na kinasal kayo, wala palang visa yung kasal. Oo, yung declaration of nullity kasi pag null and void yung kasal. Oh, minor. Una, kapag minor. Incestuous marriages. Yan. Bigamous marriages. Nag-asawa na pala dati. Another is, for example, nagpa-anal ka before. Gusto mo mag-asawa ulit. Oo. Tapos yung annulment mo, hindi mo nirehistro. Ah, okay. Yung second marriage mo, null and void. Kasi hindi mo pa nang-cut yung isa. Oo, kasi kumbaga, kailangan, under the law, kailangan i-rehistro mo yung annulment mo. Ah, tama, so, kasi before kasi, ang court na ang nagre-rehistro. Oo, and ngayon. And then ngayon, it has to be you. Kaya so, ngayon, kailangan mo siya i-follow up talaga. If you're not able to do if that. So, paano mo malalaman na hindi siya registered sa NSO? Kapag kumuha ka ng marriage certificate of marriage. Certificate of marriage. Dapat lumabas doon na annulled ka dun sa unang kasal. Oo. Okay, so yun yung psychological incapacity. So ang annulment, yun lang yung sinabi mo na kinonceal na yung sexual siya, kinonceal yung vices niya, binubuo siya. Tapos yung unsound mind ka at the time of the marriage. Pwedeng annulment. Kung later on gumaling ka, kung meron kang vitiated yung consent mo at the time. Kumbaga, kung makuha ka sa NSO, sa PSE, ng Certificate of Marriage, wala pala silang record doon. Nakakalungan ba hindi ka kinasal o kailangan mo mag-file pa ng annulment of marriage? Kung wala silang record nung marriage certificate mo mismo, kailangan pumunta ko dun sa civil registry kung saan kayo kinasal. Kasi posible na hindi lang na-forward yung marriage certificate. Kapag hindi na-forward, hindi na-irehistro. Kung hindi, nakarehistro ka dun kasi kung saan ka kinasal. So, valid yung marriage mo. So, kailangan dali i-forward dun. I-forward lang sa NSO yun. So, it doesn't mean na kung wala kang record sa PSA, hindi ka kasal. Kasi posible na hindi lang na-forward yung marriage certificate. Unless na walang record din dun sa local city. Kung walang record din dun, yun medyo kasi baka may kopya sigurado kasi si marriage yung nag-solemnize sa'yo eh. So doon magkakaroon ng diferensya kung bakit wala kayong records kung wala talaga yung mga anak na possible na magkabul eh, di ba?
Akala nila, kinasal yung parents nila, pero nung mag-verify sila sa NSO, para wala. Sa civil registry, wala. O, wala. O, pwede kasi, apat na kopya kasi yan. Mm-hmm. Una dapat nandun sa kung sining nagkasal, mm-hmm. tapos nandun sa civil registry, actually tatlo pala, civil registry at yung ipo-forward sa NSO. Mm-hmm. Yan. So tatlo yun, nahahabulin mo. Ang hahabulin mo dapat, yung nandun sa nagkasal. Baka may kopya siya. May kopya siya dapat. I guess, attorney, ano natin, ano ba ang difference na kung na-annul ang marriage at kapag null and void ang marriage, anong epekto nito sa mga anak nila? Sa mga bata. Okay. Mm-hmm. Pag void yung marriage, yung mga incestuous, minor, or yung iba ko bang sinabi na bigamous, ganyan, mm-hmm. yung mga bata ay illegitimate. The only, ang time na illegitimate yung bata is kapag na-annul through psychological incapacity. Legitimate yung mga bata. Ah, psychological incapacity. Yes. Legitimate siya. Even if null and void. Tama yung ba? Marriage. Even if null and void ang marriage, mm-hmm. ang mga anak ay legitimate. Pag ang reason ay psychological yes, incapacity. Yes, psychological incapacity. And yung, alam niyo po ba yung presumptive death? Narinig niyo na po ba yun? Mm-hmm. Meron kasing wala. Hindi na nagpakita. At least 4 years. Four years. Hindi. Pag-file ngayon itong si abandoned spouse. Abandoned spouse na. Magpa-file na matapakatagal na niyang hinahanap. Presumed dead na ito. Yes. Ipapadeclare niya sa korte na presumed dead just for purposes of remarriage. Ano yun? Kailangan bang i-publish mo sa diaryo na hinahanap mo siya? Meron bang publication yan? It would help. Sa korte, na hinanap mo talaga siya. Mm-hmm. Na sabihin na mo. Nanawagan ka sa radyo, nanawagan ka sa television. Nanawagan ka sa radyo. Oh, hindi pa rin Hindi na nahanap, wala ng contact for 4 years. Mm-hmm. Pero kapag, for example, may lumubog na barko, mm-hmm. o kaya, nasa gera, ganun. Missing. May certain circumstances, at least 2 years. Pwede na. Lakas na mag-4 years then? 2 years. Two years. Kapag may ganung mga special circumstances. So after mo, anong ipa-file mo dyan? Petition. Ipipetition mo na i-declare siya na presumptively dead. Okay. Yan. After that? After that, pag yung korte, dineclare siya na presumptively dead, pwede kang mag-asawa. Mm-hmm. Okay. Pero kapag lumitaw ulit yung asawa, paano nga? Ang mangyayari, nandun sa bundok lang pa. Okay. Null and void yung second marriage kasi buhay pa pala si first husband. Eh, paano 10 years na? Mm-hmm. 10 years na, regardless of the number of years. Regardless of the number of years, pag lumabas yung asawa mo at nag-file siya ng affidavit na nag-reappear na ako, invalid yung second marriage, but the kids are legitimate. Mm. Oh, yun, ang next kong bata to, paano naman yung mga bata? Yes. Second marriage. Pero ano na yun eh, invalid na, hindi sila invalid. Kasal. Invalid. Ano naman? Regardless. Pero hindi nakagulungan, kailangan nila magsama ulit. Mm. Yung first. Yes, hindi kailangan. You can compel a spouse to live with another person. But you can't get married also and you can't be with anybody else kasi technically married pa kayo. Yes. Really? And only in what circumstances naman itong presumptive death na magiging tuloy-tuloy ang yung paghiwalay nila? Anong kailangan gawin nung, let's say, si Mrs. hindi na niya nakita si Mr. Mm-hmm. 4 years, 10 years, wala namang lumubog na barko basta hindi lang niya nakita. Mm-hmm. Nakita ko, patayin mo na. Parang nakarili na presumptive death na. Pero in what cases, ano pa ang dapat gawin ng isang, let's say, Mrs. para hindi na siya magkakaproblema just in case lang magpakita? Well, unless kasi pag nagpakita kasi, wala tayong magagawa. Buhay yung asawa mo. So it must be another reason? Pwede bang may iba pa siyang gagawin? Or wala na talaga? Pwede, pag buhay pa yung asawa mo, you would try to look for another remedy para masever yung marriage bonds mo. Pero, ang mangyayari kasi, buhay pa yung asawa mo, kasal ka pa rin. Hindi sila pwede magpile ng annulment? Di ba pwede annulment na lang na last known address na lang na hindi mo alam? Anyway, technically, hindi mo naman talaga alam. Kung annulment kasi, pwede, kung kahit yung spouse mo is unknown na yung location, ang gagawin kasi doon, yung annulment petition, ipapublish. Oh, okay. Ipapublish. So, instead of having someone declared presumptively dead, mag-file ka ng annulment para tapos na. So, that's a better option for somebody kung gusto niya manigurado. Medyo complicated na masyado lumayo. Paano mag-file ng annulment or yung declaration of nullity? Ano ang mga requirements? Requirements.